nabanggit dito sa Kuya Pris yung problema nito ng mga barangay nutrition scholar, barangay health worker. Barangay health workers. Pag nagpalit ng leadership, apektado eh. Ano remedy o payo nyo sa atin? Well, kami dito, yun din ang naging, every time naman na nagpapalit ng mga officials ng barangay, yan ang nagiging problema eh. So, nag-endorse ako ng dito sa ating sanggunian bayan na gawan nila ng security of tenure sana yung ating mga barangay health workers para naman na lalo na kung nakapag silbi na ng 3 years and above tapos nakapag-training na tapos bigla malawala dahil ang lagi kong pinapayo dun sa mga barangay health workers kahit daycare lalo na yung mga appointed employees ng bawat barangay na pagdating ng politikahan hands off na muna sila lalo na in-appoint sila eh. Kasi pagdating na ng kampanyahan whatever pag election na yan syempre tiniminaman man ang lahat ng kilos nila. Okay, kung ikaw ay in-appointing ka pa tapos kung saan-saan ka nangangampanya ka para sa kabila, ito yan, papanggalin ka talaga. Kung nakikita nila inclination mo nandun sa kabila, sa kalaban nila. So yun sinasabi ko. On the other hand naman, yung mga barangay captains, dapat naman, kung wala naman masyadong problema, doon halimbawa, lalo na sa mga barangay health workers, na hindi naman gumagawa ng palso, maayos magtrabaho, masipag, nakapag-training, 3 years and more na siya. Pwede naman, huwag na nilang pakialaman, kasi maaapektuhan yung yung gawain nila sa barangay. Lalo kami dito sa munisipyo ngayon, meron kami nilo-launch ng Kuya po Municipal Nutrition Council program ng para sa nutrition. So dapat 'yon dire-diretso sana eh. Umpisa pa lang silang gumagawa ng guidelines, titimbang ng mga bata, etc. So mga di-disrupt na naman 'yon dahil change lang lalo na kung mapapalitan yung mga BNS at saka BHWs natin. So, mas maganda na pag maayos naman ang trabaho, nandiyan masyadong galaw. Pero so far, wala pang legislative act? Actually, meron ng pinasang ordinance dito, ha, local lang. Ala pa sa national. So, I don't know. So, pero locally, ang naging namin doon is sana na pag more than 3 years na, at may training na siya na at least 2 beses na nag-training, ay huwag nang gawing accredited BHWs na sila at huwag nang pakialaman ng kapitan. So yun lang ang ordinance na natin. Pero hindi pa ako, wala pa yun. So bali yung local lang.